Please say hello, po. It's showtime. Akala ng marami, ang itinuturing na sining ay yun lamang nasa museo o nasa teatro at para lamang sa mga elitista. Sa iba naman, ang sining ay walang pakinabang o hindi kaya ay walang saysay sa ating mga buhay. Kaya naman, hindi na ito tinatangkilik at hinahayaang mamatay. Ang hindi alam ng marami, ang mga kasanayan na ating ginagawa sa ating pang-araw-araw na buhay ay nagtataglay ng sining. Kaya naman, sinimulan ng direktor ng Philippine High School for the Arts, ang Makatang si Vim Nadera, ang Makiling Intercultural Arts Festival o Makilink noong 2014. Dito inaanyayahan ang mga maestro ng iba't ibang sining na namamatay na o papasibol pa lamang na magbigay ng pagsasanay upang magkaroon ng pagpapahalaga ang mga scholar ng sining sa mga ito. Sa ikatlong pagkakataon, ginanap ang Makilink nitong nakarang February 1 to 5, 2016 sa pambansang lunduyan ng sining o National Arts Center sa Bundok Makiling, Los Baños, Laguna. Dumating ang mga maestro mula dito at sa ibang bansa at sa loob ng tatlong araw, tinuruan nila ng iba't ibang sining ang mga bata. Nariyan si Diwa De Leon ng Hegalong Project, ikatlong henerasyon sa pamilya ng mga musikero at siyang gumawa ng score para sa Survivor Philippines na nagturo sa mga bata kung paano gamitin ang Hegalong, isang katutubong gitara gamit ang iba't ibang instrumentong pangmusika mula sa buong mundo upang patugtugin ang kanilang sariling komposisyon. Nariyan din ang Italianong si Fausto Grossi, isang skultor, makata at cook na nagturo ukol sa culinary arts, ang pagluluto ng iba't ibang putahing Italiano sa mga bata na inaangkupan para sa panlasa at produktong Pilipino. Nariyan naman si Riza Lim, isang herbolario at holistic health practitioner na nag-aral sa maraming panig ng mundo na nagturo sa mga bata ng healing art ng yoga mula sa India at maging ng sariling atin na kimot o paggaling sa maliit na paggalaw at pangisnawa o paggaling sa paghinga. Nariyan si Ray Lucero, isang reyna ng kundiman, isa sa mga orihinal na miyembro ng Mabuhay Singers, ang pinakasikat na girl-boy group noong gintong panahon ng mga plakang Pilipino at isa sa iilan lamang na patuloy na nagsisikap na buhay ng kundiman na nagturo sa mga bata ng pag-awit ng tila namamatay ng sining ng pag-awit nito. At nariyan din si Denise Reyes, 2015 Gawad CCP para sa sining para sa sayaw, na nagturo sa mga bata ng kung paano gamitin ang kanilang katawan sa forma ng ballet sa pagpapahayag ng mga damdamin at ideya, lalo at gamit ang isang tula. Nagkaroon din ng workshop ukol sa action art mula sa isang video artist ukol sa kung paanong gagamitin ang makabagong teknolohiya at ng mga malalayang espasyo upang ipahayag ang sarili at ang nararamdaman ng iba. Sa uling araw, ang mga bata ay nagkaroon ng mga pagtatanghal sa gusali ng pamahalang panlusog ng Los Baños ng kanilang mga natutunan sa loob ng tatlong araw. Ang sining, ang dangal at kaluluwa ng isang bayan. Pagyamanin natin ang mga mas maraming alagad ng sining sapagkat ang mga nangungurakot ay mga mabababang uri ng tao. Ako po si Shao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.